I think I already did some vlogs regarding Capre. For how many times, I guess. But you know what? Among all of these entities or dark forces, ito po talaga yung masasabi kong talagang mapapatunayan na nakita nung pumanaw kong tsuhin. Ito po ay iisipin ng iba na parang tikbalang, parang aswang, you know. Pero kung titignan po nating mabuti, meron pong, makinig po mabuti, ano, meron po talaga mga masasamang espiritu. Ayan ang pong tawag natin dyan. Evil spirits na naglipa na. Ito po yung mga anghel na itinapon, no? Fallen angels ang tawag po sa kanila. Sila po ay sumama kay Satanas. Okay. Some of them right now nasa Tartarus, pero yung iba po naglipa na, nagkalat. Huwag po sana kayong malilito dyan. Nagkalat, naglipa na, nagdi-deceive po sila ng mga tao. Tungkol po sa Capre, ano? Ang Capre po ay isa pong masasabi ko na kapag ka napag-uusapan, talagang yung mga balahibo ng mga ninuno natin ay talaga po namang tumatayo. Nanginginig sila. Nangangatog. Ano po, no? At ito pong kwentong ito, I think kung talagang makikita nyo po yung mga lumang vlogs natin regarding Capre, ito po ay nakapaloob na rin po doon. Pero right now, tutukan lang po natin ano ba ang nangyari nung Holy Week ng 1978. So, alam po ninyo, nung 1978, kapag ka napag-uusapan ng mga ganitong mga bagay, talagang iba ang pagtanggap ng mga tao. Sapagkat we're talking about some 45 years ago. It's not the same as now. We have our new technologies, new gadgets. During that time, talaga naman po. Especially may mga radyo. During that time, paggabi na, yung gabi ng lagim, di ba? Yan ang pinapakinggan po nila. But ito pong nangyari sa aking tsuhin noong taon ng 1978, nasabi ko na nga po ano, ito po ay hinding-hindi niya malilimutan. Sapagkat, alam po ba ninyo, nung araw, kapag ka dumarating yung tanghali, especially, wala naman pong pasok, syempre, ito po ay Holy Week. Hindi po ako nagkakamali, Huwebes Santo yata, ito nangyari, o Biyernes Santo pa nga mismo, actually, no? Siya po ay pumapanik doon sa second floor. Pero, syempre, pumapanik po siya roon, nagre-relax siya. Nagpapatugtog siya ng plaka. Alam niyo yung long playing album ng Saturday Night Fever? Soundtrack po ito ng ang kumakanta rito yung The Bee Gees, no? Barry Gibb, Maurice Gibb, Robin Gibb, di ba? Yung paborito niyang kanta rito yung Stayin' Alive. Habang tinutugtog niya doon sa kanyang record player, may record player po kasi doon sa ikalawang palapag na yun ng lumang bahay. Bali, ancestral house na po yun, ano? Ng mga ninuno namin, siya po'y pumanik doon at nagpapatugtog nga po kasi siguro naboboring po. Pero naaalala niya, during that time, hininaan lang niya kasi sa di kalayuan may nagpapabasa ng pasyong mahal. Hindi ba? Alam naman po natin yan. Habang abala ang mga tao, nandun sa mga pabasa, nanonood ng mapinitensya, siya ayaw niyang ganun, mas pinili niya nagpapatugtog ng plaka, nakikinig na music hanggang dito po sa tapat mismo nung puno ng atis at saka puno ng bayabas. Magkatabi kasi yan, ano po. So, mataas yung puno ng bayabas. Mataas-taas ng konti kumpara dun sa puno nga po ng atis. At kapag ka ikaw po ay nandun po sa second floor, ito ay talagang mas makikita mong mayabong yung puno nitong, ito nga pong bayabas na ito. Katabi ng puno ng atis po eh. And then all of a sudden, mga bandang alas 3 daw po ng hapon, siya po ay nanghilakbot at tunay nga po namang nagulat. Kasi kanya pong nakita ang Capre. Nakakita siya ng Capre. Ang laki-laki, balbon, at may sigarilyo. Tabako.
Nung una, I was young. Kumbaga, takot na takot ako. Pero habang lumalaki ako, habang nagkakaisip ako, unti-unti ko itong binabaliwala. Malamang, ano lang yan, parang hearsay, something like that. Ano? Kasi nagkakaisip ako, nagiging teenager ako. Pero nung nakausap ko po yung tito ko ng personal, he mean it well. Totoong nangyari yon. Hindi ako nagbibiro. Yung mga kwenekwento ko noon, ikwekwento ko pa rin ngayon, totoong nangyari. Well, alam po ninyo ang tao, di po ba? Talagang hanggang matanda na siya pag napag-uusapan niyo, may kilabot siya. Talagang natatakot siya. Ngayon, pumanaw na rin po siya eh. So, naaalala ko, I think it was 2003 o 2004 nung nagkakwentuhan po kaming muli, no? At doon po niya binanggit sa akin na talagang nakita ko yun. Talagang nakita ko. And during that time, ako po ay mananampalataya na ng Panginoon. At akin pong napagtanto doon sa Bible na itong mga evil spirits na ito, nag-aan yung mga dark entities. Pwede maging tikbalang, maging aswang, at maging... Kaya yung mga... Nakikita natin, halimbawa may pumanaw tayo mga kamag-anak, mahal natin sila. Alam natin yan, mahal natin ang mga mahal natin sa buhay na pumanaw. We're really longing to see them again, right? Especially pagkamamatay lang, kung mahal na mahal mo. Gusto mo siyang makita. Gusto mo siyang yakapin. Muli. Kaya, alam po ba ninyo, ang mga evil spirits gumagawa ng paraan para dayain ang mundo, dayain ang mga tao. Kaya ang gagawin ng mga evil spirits, gagayahin nila yung anyo ng mahal ninyo sa buhay. Ano? At sila po ay magpapakita rin sa namatayan. Kung hindi man nanampalataya yung taong yon, yung naiwan na yon, at yun ay hindi nagbabasa ng Bible, syempre hindi nga po believer ni Lord Jesus, sasabihin niya, ay, nakita ko nanay ko, uy, nakita ko tatay ko, uy, nakita ko yung anak ko, nakita ko yung asawa ko na namatay na. Kasi nga po, nakita talaga nila. Ang pinag-uusapan, nakita nila, sila talaga yun. You know what, my dad, namatay po yung kanyang mother, lola ko. Kamamatay lang ng aking nanay, sabi niya, my mom just died kanya. And then nakita ko, pag lingon ko roon, ika sa side ng pintuan, nandun daw yung kanyang mother, nakita ng father ko, ang dad ko, nakatawa raw sa kanya. Hindi pinansin ang daddy ko. Kristiyano ang daddy ko eh. Familiar spirit yan. Sabi niya, pagdating niya sa bahay, kwento niya sa amin, gusto akong guyoin ni Satanas. Iba talaga pa nagbabasa ka ng Biblia. Hindi ka pwedeng guyoin ni Satanas. So, alam po ba na itong family namin, marami po experience sa supernaturals. Pero since I am a believer, nakafocus lang ako sa Panginoon, alam ko hindi kami pababayaan, nandyan lagi siya. Nandyan lagi siya to protect us. Ang dami po. Pero ang tungkol naman po dito sa mga kapre, balik po tayo, ano po, ito po kasi ay entities din na popular. Kaya ang gagawin ng mga evil spirits, sila po ay magbibihis ng kapre. Sila po ay mag-aanyong kapre para goyoin yung mga naniniwala doon. Just like what happened to my late uncle. Nakita niya, Biyernes Santo, alas 3 ng, hapon, sa puno ng bayabas, katabi nun atis, nagtataba ako yung kapre. Gitlang-gitla ako, sabi niya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nautal siya. Natakot ako. Hanggat maaari lang, ayaw ko nang maalala yun. Pero, kaya po pala ito po to, para patunayan ko po, no? Ayaw na ayaw niyang pumapanik doon pag nagagawin siya doon sa ancestral house na yan. Kasi ngayon, giniba na po yun eh. Ayaw niyang pumapanik doon. Ayaw ko, sabi niya. Laki ng takot niya. Nasharean ko po ito ng good news ni Lord Jesus. I hope he means well nung tanggapin niya si Lord. Tinanggap po naman si Lord Jesus. Sabi niya. So,
kung talagang tinanggap po niya ang Panginoon, kasi hindi ko po siya madalas makita, ano po. Kung tinanggap talaga niya ang Panginoon, may promise of salvation talaga dyan. Nandun po talaga siya, nasa langit. So, regardless of anumang denomination mo, religion mo, kung tinanggap mo si Jesus, you will be saved. So, yan lang po, akin lang po siyang sinare sa inyo. Kasi, alam po ba ninyo, anytime now, pwede kayo makakita ng kapre, pwede kayo makakita ng tikbalang, pwede kayo makakita ng aswang. Pero tandaan po ninyo, ang mga ito ay, you know what? Ito po ay mga evil spirits na nag-aan yung kapre. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click mo ang notification bell, i-share mo ang video nito, at i-share mo, Jesus is powerful, no weapon form us against siya. No weapon form against us shall prosper because Jesus is our power. Jesus, the Almighty God, is living within us. Thank you po, and Jesus truly loves us all.